Hi, mga ka-history, welcome na naman sa ating video. Samahan niyo ako para malaman natin ang totoo ng mga historia. Ang pananakop ng mga Hapones ay ang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945, noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung kailan nilusob ng Imperyo ng Hapon ang Pilipinas na dating tinatabanan o nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Habang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig, dinomba ng hukbo ng mga sundalong Hapones ang Pilipinas noong ikawalo ng Disyembre taong 1941. Naganap ito isang araw pagkaraang bambahin ng mga Hapones ang Pearl Harbor, Hawaii, at Estados Unidos. Pagkaraan ng ilang mga linggo, pumatras sina General Douglas MacArthur na kasama ang pamahalaan ni Manuel L. Quezon na noon ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Pinasok ng militar ng Hapon ang Maynila noong ikalawa ng Enero taong 1942. Sumuko ang bataan sa puwersa ng mga Hapones noong ikasyam ng Abril taong 1942. Ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ng mga Hapones, ang tinatawag na Marcha ng Kamatayan, papunta sa isang kampo ng konsentrasyon sa Capas sa lalawigan ng Tarlac. Pagkaraan ng pagbagsak ng bataan sa kamay ng Hapon, nagpunta si MacArthur sa Australia. Pinalitan siya sa korehidor ni General Jonathan Wainwright, upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, hanggang sa mapilitang sumuko ang mga Pilipino at Amerikano pagkalipas ng 27 mga araw. Nagtagal ng 3 mga taon ang pananakop o okupasyon ng mga Hapones sa Pilipinas. Nagtatag ang mga Hapones ng isang pamahalaang tao-tauhan lamang nila, na ang nagsisilbing pangulo ay si Jose P. Laurel. Noong Oktubre taong 1944, nagsimula ang digmaan ng pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mga Hapones nang lumapag ang mga puwersa ni Douglas MacArthur sa Leyte. Naproklama bilang bagong Pangulo ng Pilipinas si Sergio Osmeña nang mamatay si Manuel Quezon. Malakas na nabomba ng mga sundalo ng Estados Unidos ang Maynila noong Pebrero taong 1945. Nasukol ng mga Amerikano ang mga puwersang militar ni General Homa, kailangang linawin, sa lalawigang Bulubundukin, Mountain Province, na napilitang sumuko noong mabigo ang mga ito sa tinatangka nilang pagtakas.